viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at samo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo, araw ng Pong Jesus Nazareno, ng 28 na linggo ng pangkaraniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at babang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. At idagdag rin natin ang ating intensyon para siyang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa sulat San Pablo sa Tagaruma na ang pananalig o panampalataya ay siyang nagpapatuwid at nakapagligtas. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon ay nagsabi na huwag tayong matakot sa mga nakapatay lang ng katawan, bagkos katakutan natin ang Diyos na buong katawan at kaluluwa o pagkatao ay ibulid sa impyerno kapag ka hindi tayo nagbalik loob, kapag ka hindi tayo namuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa mga sandali na hindi tayo tumatalima sa kanyang kalooban at nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok na sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pang-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap na iyong anak ay magpagin dapat na ang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harap ng puon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nang linlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. Sa aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Diyos na maasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano ang sabihin ninyo sa dilim ay marinig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 20 pera lamang ang 5 maya? Gayon man, kahit isa sa kanila'y hindi pinabayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo na kahit mahirap papasok dito sa ating dambana ng pong Jesus Nazareno. Pinagsikapan ninyo at hindi alintana anumang mga paghihirap sapagkat mahal ninyo ang pong Jesus Nazareno. Kaya po, lahat po na nagmamahal ng ating pong Jesus Nazareno, palakpakan po natin ang lahat dahil kayo ay tatanggap ng kanyang biyaya una sa lahat ng hinihingi ninyo ayon sa panahon at paraan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay may kanyang paraan. At ang kanyang paraan na magmahal kayo ng tunay at huwag kayong matakot sa mga pumapatay lang ng tao, ngunit hindi naman magbulid sa inyo sa kamatayang walang hanggan sa impyerno. Kaya mahal kayo ng Diyos, huwag kayong matakot. Pakisabi sa katabi nyo, huwag kang matakot, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, huwag tayong matakot. Ang kailangan nating tingnan, ano ang mga kinatakutan sa ating kapaligiran. Alam natin, iba't ibang mga bansa na ay nagkagulo. Alam natin na may gera ngayon sa Israel. 4 na Pinoy ang namatay. Naipit, marami pa. Dahil naroon po ang maraming Pinoy. Hindi lang Israel ang may gulo, pati Ukraine at may mga Pinoy rin doon. Mayroon pang gulo sa Afghanistan, mayroon pa sa Sudan. Napakarami po. Kung tingnan natin ang kaguluhan sa buong mundo, nakakatakot nga. Pero higit na nakakatakot dito sa Pilipinas. Bakit po? Sabi nga sa mga eksperto, wala daw tayong hygiene. Kaya karamihan dito sa atin, nagka-problema sa mga kung anong mga sakit, mga maaring sipon man o anong maliliit na sakit dahil sa kulang tayo sa pag-alaga ng kalikasan. At laging traffic sa mga malalaking mga lungsod, especially sa Maynila. Kaya yung binubuga
na hangin ay polluted. Masigit na kakatakot ang mga presyo ng mga bilihin. Tumataas. Hindi na bumababa pa. Hindi po natupad yung mga pangako nila noon. At higit pang nakakatakot na karamihan sa mga kabataan ngayon ay narulong na sa social media. Kaya kung minsan nilapastangan na ang pong Hesus Nazareno, kung ano-anong pinapahayag tungkol sa Hesus Nazareno, pinagtawanan pa. Yan ang dapat katakutan. Matakot tayo sa Diyos, sabi pa ng ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, verso 1 hanggang 7. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus Nazareno, Versikulo 7, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Lucas, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. At sino ang katakutan natin? Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Dahil sa kawalan ng takot sa Diyos, tayo ay nagkaroon ng mga pagpasya na mali. Kaya kinakailangan na magkaroon tayo ng pagharap ng walang takot sa lahat ng ating pobiya o kinatakutan sa buhay. At upang tayo ay magkaroon ng pagharap sa mga lahat ng kinatakutan natin, gawin po natin sa dalawang antas. Unang antas sa ating antas damdamin at pangalawang antas sa ating pananalig o pananampalataya. Una, dapat kilalanin natin ano yung kinatakutan natin sa buhay at huwag tayong matakot doon. Pangalawa, na i-control natin ang ating emosyon. Imagine natin na kaya natin ang lahat. Pangatlo, na magkaroon tayo ng isang pagnilay-nilay kung paano pagpalakas sa ating sarili. At pangapat, na magkaroon tayong lumabas tayo sa labas at kilalanin natin at tingnan natin ang ating kapaligiran upang mawalan tayo ng takot. At panglima, na hindi po natin takasan ang lahat ng kinatakutan sa ating buhay. Ating harapin ang lahat ng kinatakutan natin. At pang-anim, gamitin natin ang pagkontrol ng ating paghinga sapagkat mawala po ang takot kapag kinukontrol po natin ang ating paghinga. At pang-pito, na magkaroon tayo ng visualisasyon, yung pagtingin na lahat ay okay lang, huwag kang matakot. Ito yung antas emosyonal. Punta naman tayo sa espiritual na antas. Sa espiritual na antas, dito tayo tinuturuan sa ating mga pagbasa. Una, sa sulat ni San Pablo sa Tagaruma, na kailangan tayong mananalig sa Diyos. At ang ating pananalig ay ayon pa sa ating salmo ngayon, na nariyan ang Diyos na handang tutulong sa atin. Hindi tayo matakot dahil nariyan ang Diyos na handang tutulong. At sa ating Ebanghelyo, sinasabi pa ng ating Panginoon, na mahal tayo ng Diyos. Kahit na mga buhok natin, bilang na bilang ng Diyos. Hindi natin mabilang to. Ayon pa sa mga eksperto, ay mayroong 100,000 ang buhok natin at araw-araw nalalagas na 100. At tumutubo naman ito pabalik. Pero yung iba talagang nawala na, hindi na tumubo. Yung ganun lang po ang hindi tayo matakot dahil masigit tayo sa mga maya. Masigit tayo sa mga maliliit na mga insekto na ito'y pinalagahan pa nga ng Diyos. Tayo pa kaya na kanyang nilikha na kawangis at larawan? Kaya una sa lahat, kailangan tayong mananalig sa Diyos. Yun ang una. Sa ating pananalig, ito'y nagbigay sa atin ng lakas na mayroon mang mga kaguluhan, napakahirap man ang buhay, anumang pinagdaanan natin, kaya natin ito sapagkat mayroong Diyos. At nananalig tayo sa Kanya. At pangalawa, na ang ating pag-asa ay para sa lahat sa ating Panginoong Diyos na magbigay sa atin ng tunay na kasiguruhan na tayo maligtas. At pangatlo, na ang ating pag-ibig, ating pasiglahin, ating pagtibayin upang sa pamagitan ng ating pag-ibig sa Diyos na napapahayag sa ating pagbabalik loob, napapahayag sa ating paggawa ng mabuti at pagmalasakit sa kapwa, napapahayag ng ating pinatibay sa pamilya na sa katapatan natin, pinagbuklod natin na matibay ang pamilya,
At ang ating sambayanan, dahil matibay ang pamilya, ay ating untinting binabago upang ang ating sambayanan din ay maging matibay. Tayo ay mawala na ng takot sapagkat ang mga bagay-bagay dito sa mundo, hindi po ang dapat katakutan. Sino ang katakutan natin? Ang Diyos! Dahil kung wala siya, tayo'y mapapahamak, tayo'y hindi maliligtas. Pero ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaya kakapit tayo sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Nariyan lang siya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal ko, mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Atin pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling
pagpapala at buhay na dalisay. Magsitayo na po. Pagpapala at buhay na dalisay. Manalangin niyo, Patrido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sikap ang kapatawad ng mga kasalanan. Maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapatid, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ipinasiyang sa kahoy na cross ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy na kabuhang ang kamatayan sa kahoy na cross itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuhay sa iyo. Sa kahoy na cross, siya ay nadaig at ng masunuring anak mo. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuray sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal na makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan, winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagkupuri si Karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kami paan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinadabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May pansin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawakan niyo po kami, umangasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo
sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samkot dasal sanay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal na daramo ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Iyon pong wala pang Lectio Divina para sa Poong Jesus Nazareno. Available pa po ito at 130 pesos po bawat kopya doon po sa may information card. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesus Kristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na cross na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pakilahok sa ating Eucharistia dito sa ating Pambansang Dambana at Basilica Minor ni Jesus Nazareno. Naway ang inyong mga panalangin ay kanya pong pagbigyan kayong mga narito nakikisa sa banal na misa sa pamagitan din ng live streaming sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway pagpalain kayo ng Poong Jesus Nazareno at ang mga kaloob na inyong hinihingi ay ibigay niya. Salamat sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod at narito sa ating lumbana ng Poong Jesus Nazareno. Tinatawag sa atin ang Poong Jesus Nazareno. Manalig ka, huwag kang matakot, mahal kita. Ngayon na po ay pagbabasbas. Mangyari pa lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng engkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na maala nilang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.